Si Attorney Jocelyn De Inla po ang spokesperson ni CJ Maria Lourdes Sereno. Sa panig po naman ng ating pong punong maestrado. Ma'am Attorney, good morning po ma'am. Good morning, Manong Ted. Good morning din po sa lahat ng kapamilyang nakikinig ngayon. Apo, ma'am. Thank you for the time. Ma'am, ang inyo po lang reaksyon na tuloy po ang Committee on Justice hearing today and they will vote on the issue of probable cause and we expect them to vote in favor of the complaint, ma'am. Matagal na rin naman po namin inaasahan kung ano yung napipintong boto nila mamaya. Na-expect na po namin yan ang boto ho nila, may finding ho ng probable cause. Batay na rin ho dun sa kanilang mga naging pahayag at ikinilos during the hearing sa committee. Mm-hmm. At ang ipinagtataka ho namin at ikinayayamot at the same time, no, yung pahayag ho nila na hihintayin ho nila yung magiging desisyon ng Korte Suprema tungkol dun sa inihain na petition ng Solicitor General noong Lunes sa halip na ipagpatuloy yung impeachment proceeding. Yes, ma'am. Bakit nyo ikinayayamot? Ika nga po. I'm sorry. Kasi ganito yan eh, Manong Tede. Ang naisip ko lang ho na madaling analohiya dyan, yung parang hong laro yan ng basketball eh. Nasa kanila na ho yung bola, ipapasa pa ho nila doon sa hindi naman ho kasali sa koponan. Ibang liga ho yan eh, yung Korte Suprema, yung iyang petisyon na yan ng Warranto. At yung matagal na ho nilang sinasabi, na sigurado naman silang may impeach at even makoconvict si Chief Justice, eh bakit ho dinigribol pa nila? Yun lang naman ho, kaya ang tagal na ho na aming panawagan, dalihin na ho yan sa Senado para ho magkaalaman na. Alright, doon po ma'am sa co-warranto petition, kailan po dito maghahain ng kanyang komento ang punong maestrado ma'am? Sa aking hong pagkakaalam, she was given a non-extendable period of 10 days to file her comment at hanggang ano ho yan, March 17. Mm-hmm. Tapos dahil iyan po ay papatak sa isang weekend, March 19 po ang pinakahuling araw para ho i-file niya ang kanyang comment. Apo, i-avail po ni CJ po ang buong 10 araw na ito? Iyan po ang hindi ko pa nalalaman pero sa puntong ito ay ang pagkakaalam ko, naghahanda na ho yung kanyang legal team kung paano ho sasagutin yung petition. Alright, sige po. So, Attorney Jocelyn, so far ho naman, ano po, today, ang atin hubang punong maestrado po ngayon po ay culmination po no ng Women's Month no. Ano po ang schedule po ng Chief Justice? Sa akin po, alam mayroon po siyang ilang media engagements ngayon ang araw na ito. Mm-hmm. At mayroon hong dalawang imbitasyon na ipinaabot sa kanya para ho sa celebration ho ng International Women's Day. Mm-hmm. Siya ho ay sumulat ng dalawang statements. Dalawang speeches na akin hong babasahin sa magkaibang event na ito mamaya bilang pakikiisa sa lahat ng kababaihan sa araw na ito. Amin pong abangan yan. Mabuhay po Attorney Jocelyn. Mabuhay po and God bless. Salamat din po and you're welcome. Thank you.